So you were somehow bullied? Naranasan kong katakutan. Muntik na ako mabaril dati. Pumunta doon, nagdala siya ng gun. Ikan natin yung buhay mo na palaboy-laboy ka. Nilalayuan ako. Nausgan akong baliw, demonyo. Anong masasabi mo doon sa mga nagsusulputan na kagaya ni Ed Caluwag? Eh, yung isang nag-trending din ngayon sa social media, kaya lang nahusgahan din siya ng negative. Kasi nga yung mga nakikita niya, puro negative. Hindi mo pwedeng gamitin ang gift mo para takutin ang ibang tao. Napaka-imposible na kasi na sa isang araw magkakaroon ka ng 10 premonition. Sino mas magaling, ikaw o si Rudy Baldwin? Bakit sa tingin mo mas magaling ka kay Rudy Baldwin? Natuto akong makontenta kung anong meron ako at hindi ako naging abusado. Guys, and welcome to my YouTube channel! Guys, thank you sa mga nag-subscribe, nag-like ng aking mga videos. And today, kakaiba po ang guest natin ngayong episode natin to. Alam mo, kinikilala siyang as in parang Nostradamus of the Philippines. And marami na rin siyang mga shows na nilabasan. Ngayon, gusto ko siyang kilalanin bilang hindi siya yung manghuhula or psyche. Gusto ko siyang kilalanin, how is he as a person? Kailangan ba natin siya katakutan? Kasi alam nyo, ngayong may COVID, may pandemic, lahat na nagsusulputan ng mga psyche, kinakatakutan. Ano ba ang kakaiba dito sa taong interview ko? Walang iba po kundi si Miss Jay Costura. Hello po, Miss Aiko. Thank you for inviting me. And hi sa mga Aikonatics dyan. Ayan. Jay, gusto kitang kilalanin. Jay, paano ka ba nagsimula sa mundo na ginagalawa mo yan bilang isa sa mga sinasabing Nostradamus of the Philippines ka daw? Bata pa lang ako. Sa pagkakaalala ko, 6 years old ako noon. May kakaiba na sa akin. Mm-hmm. Naglalaro kami ng mga friends ko at mga kapatid ko. Tapos may nakikita ako na may sasali sa amin. And then, pag sila may tumingin, lagi na sinasabi wala. So, sabi ko meron. Nung napansin na nila na nakakita ako ng mga bagay na hindi nila nakikita, doon nag-build yung ano nila, yung takot sa akin. No? Iniiwasan ako. Sa akin kasi, before, when I was young, akala ko normal lang. Kasi wala nag-educate sa akin na you have this extraordinary gift. So, ikaw lang yan? Lahat? Yes po. So, meaning kasi when you say na may kakaibang sumasali sa inyo, may third entity? Ay, yes po. Spirito? Yan yung mga, yes, mga kaluluwa po na ligaw, mga bata, yun. Akala ko talaga normal lang sila na nagkisali sa amin. So, tumatakbo sila sa nanay ko, yung mga kalaro ko at saka kapatid ko. Nagsusumbong sila na ako nga daw may pinapasaling, hindi nila nakikita. Hanggang sa lumaki ako, nag-aral ako, nilalayuan ako. So, you were somehow bullied nung bata ka? Yes, I was being bullied talaga. Kasi naranasan kong katakutan, isipan na baliw ako. Kasi minsan, nakikita ko sa school na nagsasalita ako mag-isa. Akala ko kasi normal na may kwentuhan ako or may kausap ako. So, nakikita nila ako. Tinatanong ako ng mga friends ko sa province. Kung sino ka, usap ko dyan. Sabi ko si ano. Pagtingin nila, wala. So, minsan pinagtatawanan nila ako. Yun, nasanay akong mag-isa. Yun lang talaga yung friends ko kung sa nag-college. Miss J, would you say na pinagsisisihan mo ba somehow na bakit ikaw pa sa lahat ng tao binigyan ng gift ng ganito? Or anong naging driving force mo para even if I was bullied, gagamitin ko tong gift na binigay sa akin sa mabuting ano? Natanong ko bakit ako, Lord. Kasi I wanted to sleep normal eh. Masaya na ako na nakakatulog ako ngayon ng 4 to 3 hours a day. Kasi talagang dati, hindi talaga ako nakakatulog. Kasi pag natutulog ka, may gumigising sa'yo, nag-ask ng help. And then, dumadating din sa point na nasisisi ka. Yung pagka-card reading ko po, hindi ko siya inaral. Wala nagturo sa akin. Accidente lang po talaga siya. Na naglalaro yung mga friends ko. And then, I just grabbed the cards. May pinaupo ako. And then, the revelation is there na. Tapos, meron akong experience. Ayan, kung mapapanood to ng mga friends ko, alam nila na muntik na ako mabaril dati. Oh, bakit? Karoon akong na-reveal na secret, nag-reading ako. Nasabi ko, you have to observe your daughter, tapos yung husband mo. Kasi yung husband mo is ginagalaw yung daughter mo. So, nakakaloka talaga siya. Tapos, sabi ko sa wife, please, atin-atin lang to. Just
think na naglalaro lang tayo ng card. Nangako siya sa akin, hindi niya sasabihin. Pero as a mother kasi, siguro hindi niya napigilan. Tinanong niya yung daughter niya. Tapos yung daughter niya, yun na, umiyak na, tapos kinento na lahat. So paano mo nalaman na yung mga nahuhula mo or naririg mo, nagkakatotoo? It's a very good question, no? Kasi sila mismo ang bumabalik sa akin. And then, yung hinulaan mo na munti ka na mabarit, bumalik ba sa'yo para magpasalamat? In-invite ako ulit ng friend ko na magpapa-second reading daw ulit kasi nga, totoo daw yung nakita ko. So, wala akong kalam-alam na yun na pala yun na nagkagulo na sila family. So, pumunta ako dun ulit sa area nila, tapos nalaman nung husband na nandoon ako, pumunta doon, nagdala siya ng gas. Tapos, panic na yung mga friend ko, sabi na itago ako kasi nga, babarilin ako. Alam mo, ang ilan ako lang talaga, Miss Ike, nandoon yung takot ko eh. Kasi tao lang ako, nandoon yung fear ko. Pero sabi ko, Lord, if mamamatay man ako sa araw na to, ikaw na yung bahala. Pero madami pa po akong pangarap. Pumikit lang ako, tapos sila na nagsabi sa akin na sa gitna ng daan, yung lalaki, bumalik ulit. Tapos nagkulong na. Miss Shea, balikan natin yung buhay mo na palaboy-laboy ka. Lumaki ako na nag-struggle talaga ako, nabulid ako, nilalayuan ako, nahusgan akong baliw, demonyo. So, dumating din sa time na hindi naging okay ang family ko, it's because of nasisisi sila. Okay. Kasi nagbibigay ako ng warning before, na like for example, yung anak ni ano, huwag niyong palabas yan kasi mag-disgrasya. Hanggang sa dumating sa point na yung family ko is nabiblame na. Sinasabi ng mga kapitbahay namin na ano ba yung anak mo, masalag demonyo yung bibig, yung mga sinasabi eh nangyayari. So, para maiwas ko sila, umalis ako. Anong masasabi mo, Jay, doon sa nagsasabi sa'yo galing sa demonyo ang gift mo? Anong pwede mong ipaipliwanag sa kanya o paintindi na hindi galing sa demonyo yung regalo? Well, hindi natin mapiplease ang karamihan sa atin, no? Basta alam mo sa sarili mo na malakas yung pananampalataya mo sa Diyos at saka wala kang inaapakang tao, wala kang ginagamit at alam mo sa sarili mo na masaya ka sa ginagawa mo at sa bawat gagawin mo, dapat andoon yung guidance ni Lord. So, I can say that ito ay bigay ni Lord. Naniniwala din kasi ako na ang mga mangkukulang, mambabarang, manggagamot, they are also gifted. It's just that they choose to be in the dark side. But you choose to be in a positive side. Yun. Yeah. Kasi yun ang, alam mo ngayon sa social media, yung mga kagaya mo, Miss Jay, binabash, hindi naman nila nakikita. Ako kasi na-read mo na ako sa vlog mo, di ba? Hindi tayo nag-meet ever, hindi po scripted yon. Wala siyang nagulat ako sa mga na-read mo. I think at the end of the day, ang take ko dyan ha, Miss Jay, at the end of the day, it's how you lead your life. Ikaw is whining at is hindi ka nagkulang, nakatulong ka sa pagbababala dun sa isang tao na yan ang iwasan mong daan, di ba? Anong masasabi mo doon sa mga nagsusulputan na kagaya ni Ed Caluwag? Si Ed Caluwag, naka-work ko na po siya sa isang TV show, sa KMJS. I can say kasi napag-aralan niya, so I can say na totoo din siya. Ang mga ganito kasi, pag gusto mo talaga ma-develop yung gift mo, kailangan mo siyang i-enhance. So kay Ed Caluwag, naka-work ko na siya for 3 times, so I can say na okay naman siya kasama. Yung isang nag-trending din ngayon sa social media, kaya lang nahusgahan din siya ng negative, kasi ngayon mga nakikita niya, puro negative. Ikaw naman, Miss J, diba, lahat ng mga naku-foresee mo, may positive. Ako ha, that's based from yung sa reading mo sa akin. May positive, and then may negative. Kunyari, may umupo sa yung client, sabihin, gusto ko lang marinig yung mga positive o negative. Ipipilit mo pa rin bang sabihin doon sa tao yung negative? Yes, kasi sa akin, pag nag-reading ako, hindi natin ma-filter kung positive or negative ba ang ipapakita sa akin. Pag sa mga client ko kasi, pag negative ang pinapakita sa akin, sinasabi ko, to warn them, para may iwasan nila. And then sa masasabi ko doon sa nag-trending ngayon, ako kasi I have a premonition sa dream ko. Yes, nagpo-post din ako. I posted a warning sign. Pero napaka-imposible na kasi na sa isang araw magkakaroon ka ng 10 premonitions. Sa akin kasi, respetuhin natin ang kalikasan. Kasi pag yan ay gumanti sa'yo, iba ang balik eh. And hayaan mo ang mga taong magpapatunay kung anong meron ka. Hindi mo kailangan sabihin sa mga tao na ito ang kaya kong gawin. Hayaan mo si Lord ang mag-workout sa'yo na madami ka natutunungan, pero hindi mo pwedeng gamitin ang gift mo para takutin ang ibang tao at saka hindi mo siya pwedeng gamitin para paglaruan yung kapalaran ng tao. Miss Shea, di ba may pamilya ka? May asawa ka at anak ka?
paano mo nabuo yung konseptong yun sa buhay mo na nagpupredict ka ng buhay? Sa sarili mo, Brenma, nagpupredict mo na itong pagkakaroon ko ng asawa at anak eh, is something permanent. Mag-hi muna ako sa mga nag-ex ko dyan. Okay, so ako mahirap akong karelasyon. I don't know kung... Ano ba yung jowa? Nakikinig ata. Mahirap akong karelasyon kasi sa mga nakarelasyon ko, hindi ko kasi sinasabi sa kanila na I have this gift. So, may mga experience kami with my ex-boyfriends na pag nahahawakan ko sila, is nandun yung point na saan kayo nag-check-in. Ay? Sino kasama mo? Yung ganon na tutulon lang yung luha ko. Sinagot ka ba niya? Sa solo ka? So, dumadating sa point nun na sabi ko, Lord, bakit meron akong ganito? Kasi nga, pag sa relationship mo na, it's very hard eh. Pag sa sarili mo na talaga, nakikita mo yung mga lihim nila. So, etong karelasyon mo, may nakita ka na bang lihim niya? Madami. Oh, no! Ano mo na siya pakinggan? Yes, nagkaroon na rin kami ng ganyang experience nun na hindi niya sinabi sa akin. Hindi ko kasi ugali yung mag-alam ako ng phone. So, kahit pagod ako sa pag-reading na nagising ako ng isang umaga. Tapos, may bumulong sa akin. Sabi, check the phone. So, nag-ring yung phone niya. Tulog siya. Tapos, nakalagay doon. Judy. Sa baby ko. Tapos, sabi ko sa kanya, sagutin mong tumatawag sa'yo kasi importante yan. Sabi niya sa akin na hindi client mo lang yan ang aga-aga pa. It's 5:30 in the morning. Sabi ko sa kanya, no, sagutin mo yan kasi hindi ako nanging alam ng phone mo at saka may gumising sa akin. Uh-huh. E-check ko daw yung phone mo. Ayan, tumatawag yung baby. So, nagising siya and then he explained, sabi ko sa kanya na bakit mo ginawa, alam mo na ng kakayahan ko. 4 years na kami, dumating sa point na natatakot din siya sa akin kasi alam ko kung kailan siya nagsisinungaling. Minsan aawa ko kasi umiyak siya sa akin na alam ko nahihirapan siya pero kakaiba kasi ang love ko. Psychic ka ba? Namuhulaan mo din yung mangyayari sa sarili mo or sa ibang tao na nakikita mo? Sa akin, hindi ko nababasahan yung sarili ko. Pero malakas ang pakiramdam ko pag may panganib sa paligid. So, yung mga mahal mo sa buhay, yung mga nakapaligid sa'yo, minawarningan mo na yan. Yes. Sasalang natin si Miss J sa akin. Alam niyo, Miss J, sa US, madaming nagkagulo dahil dito sa machine na rin. Ito ang ginagamit niyo sa NBI, tsaka sa FBI. Charot lang. Okay, lalagay mo lang yung daliri mo dito. Dito? Mm-mm. Tapos, may tatanong akong mga question sa'yo. Pagka nag-ground ka, ibig sabihin, ay, you're telling a lie. So, ang first question ko sa'yo, Jay, nagkakagusto ka pa ba sa babae? No. Yan, tingnan natin. Ginagawa mo? Nagsisinungaling ka? Nagkakagawa ka, Jay? Oh my God, baka si Miss Aiko na yun. Nagka-girlfriend ako before. Ay, nagka-girlfriend ka? Yes, hindi ako masaya. Ay, hindi ako masaya? May nangyari ba sa inyo? Basta naging bangungot siya. At nakakatakot tong person ko. Miss Jane, may nakikita ka ba ngayon na hindi namin nakikita? Yes or no? Sa ngayon, wala. Yes, wala. Meron eh. Meron eh. Oh, no. Baka papa mo yun. Ay, oh my God! O eto ah, nagkagusto ka na ba sa katrabaho mo or sa mga hinulaan mo? Yes or no? Yes. Ay, totoo. So sino? Pwede malaman. Dati na. Ayan po ah, dati na po yun. Dati na po yun. Napag-usapan na naman. Ah, talaga? Isang question na lang ha. Sino mas magaling, ikaw o si Rudy Baldwin? Katuwaan lang to, guys! Ako. 30 to! Bakit sa tingin mo mas magaling ka kay Rudy Baldwin? Yeah. Sa akin ha, kasi natuto akong makontento kung anong meron ako at hindi ako naging abusado. Kung gifted ka, gamitin mo sa tama at kung may mga tao mang lumapit sa'yo, i-guide mo sila na mabuti para mapabuti din yung buhay nila. Sorry! Uy!
Uy, Jay Barmaya, paglabas ko naman dito, pwede paprotektahan mo naman ako. Baka naman, biglang mamaya, bulga ko lumubog sa kinuupuan ko. Uy, guys, ha, ito ay katuwaan lang. Siyempre naman, lahat naman tayong tao, eh, may kanya-kanyang opinion na dapat nirerespeto natin. In such a way also that si Jay Costura, nirerespeto niya yung mga tagahanga ni Rudy Baldwin na hindi rin siya gusto. Kami din, eh, nirerespeto din naman yan. Eh, kanya-kanyang opinion naman yan, di ba, Jay? Yes, kailangan natin magtulungan, lalo sa panahon ngayon. Kasi mahirap eh. Mas magandang tahimik ang buhay kaysa magulo. Tama. Jay, sa tingin mo kayo na matatapos yung COVID? Sa opinion ko ha, wala pang exact na year. Pero napaisip din ako sa sarili ko. This is my opinion mo. Kasi madaming sakit ang walang vaccine. Nung sumulpot ang COVID. Kasi I was being interviewed dati by 2019 sa Little Cape. Inas nila ako kung ano na forecast ko sa pagpasok ng 2020. So I give a warning sign na may papasok na sakit na dala ng hangin. It was being recorded. 2019 po yun. Apat kaming mga psychic ang in-invite. Pero tanging ako lang ang taliwas sa kanila na nagsabing magulo. Ang 2020 may sakit na dala ng hangin. So paisip ako kasi with 1 year lang, nakapag-release agad ng, I don't know, 5 or 6 vaccine. Mm-hmm. Siguro dahil nagtutulungan, pero kung sa akin lang ha, ang vaccine kasi is like, it will take years bago siya malilis. So sana, I'm praying na yung vaccine na may release ngayon ay talagang makatulong na protektahan tayo. But more than anything else, ang magpoprotekta sa atin ay tayo mismo. Alagaan natin yung sarili natin. Respetuhin natin yung bawat isa, lalo na yung kapaligiran. At maging ano tayo, health conscious. Kasi kahit wala ka namang vaccine eh, pag malakas yung pangangatawan mo at may pananalig kay God, talagang ilalayo ka niya para mahal. Jay, last question. Ano ang masasabi mo sa lahat ng bashers mo? Masasabi ko sa kanila, maraming salamat. Hindi ako galit sa inyo. I-push nyo pa. Kasi bakit nang dahil sa inyo, mas ginagalingan ko. Hindi dahil to prove myself, but to show to you guys na may mga bagay dito sa mundo na hindi kayo ipaliwanag. So I have a gift, I need to share it. So maraming salamat sa pagbabash sa akin kasi binibigyan nyo ako ng lakas na loob. Yan guys, palakpakan po natin si Miss Jay Costura. And guys, please follow me po siya sa YouTube channel niya. Invite him! Ayan, so sa mga Nas Chanatics, thank you. Please subscribe kayo sa aming dalawa ni Miss Aiko. Yung YouTube channel ko po is Jay Costura. Mabait siya in person and napaka-simple lang niya. And alam mo, one thing I appreciate about Miss Jay, when I got into his humble home, ang dami niya natutulungan tao. Diba, kapag ang puso ng isang tao is pure as gold, nagpapala yan ang Panginoon. So guys, maraming salamat po. Jay, I hope this is not going to be the first and last that we're gonna be together in a vlog. Malay mo mamaya, may makita kang... Ay, next! Malay mo pag naging open. Ano tayo mag-ghost hunting? Ghost hunting? Yes. Pwede dito lang? Hindi. Maganap tayo. Abangan nyo yan. Ayaw mo bang i-hunt yung iba? Ito. Jay, hirit naman no. Kung may isa kang impromptu na sasabihin sa akin, anong gusto mo sabihin sa akin? Go lang. Kasi madami ka pa matutulungan. Malayo pa mananating. Yay! Thank you guys! Thank you, Jay Costura! And guys, please follow me po sa aking YouTube channel at ang YouTube channel niya. And kung meron po kayong mga gustong malaman tungkol sa inyong kapalaran, with the help of God and Jay, message nyo lang po siya sa YT channel niya. Ang team niya ay napaka talagang mabubuting tao na sumasagot talaga at willing siyang tulungan. God bless you all, stay safe, and guys, see you soon! Thank you!